Send to me. You know that one? Galing mo na! Kakayanin ko po kahit gaano kahirap. Tutulungan ka ng Diyos na malala. Hindi ka na magtatrabaho. Eh, dami-dami na nga natin problema, dadagdag ka pa. Itong pagsubok ang maranasan mo, tindig lang anak, ha? Nanay! Samay ka pa. Wala kang kwentang anak, ha? Kaya kayo magturuan kung sino may kasalanan? Pinanganak akong ganito, kaya mas naghihirap tayo. Ako'y pabigat sa pamilya natin! Yes, mga kapamilya! Live na live tayo ngayon sa maalaalamokaya.abs.cbn.com/chat at kasama natin ang dalawa sa mga bida sa parating na MMK Hakbang ni Kawayan. We have Luis Abuel and Nikki Valdez! Yes! Welcome and welcome back to Kamamilya Chat, Miss Nikki, and welcome to Kamamilya Chat. First time mo ba, Luis? Yes po, first time ko po. So, kumusta naman ang promo day? Okay naman po, exciting po. Exciting, oo. Kasi, di ba, nagbibida ka na ngayon sa mga ano. Yes. Tsaka congratulations, nanalo kong best actor sa Bangladesh, di ba? Para sa movie ng Edward. Ayan. So, gaya nga nang nasabi ko, nandito kayo dahil meron na naman kayong episode sa MMK na sigurado kapupulutan na naman ang aral ng ating mga kapamilya. Ito yung Hakbang di Kawayan. Sino pwedeng magkwento sa amin kung what is this all about? Dapat si Luis magsabi. So, kasi ikaw mismo yung may Hakbang di Kawayan. Yes. So, ang story po nito ay tungkol po siya kay Darius na meron pong konting na-deform po sa katawan niya. Mm-hmm. Katulad po nung fist niya po dito, wala pong fingers. And then sa right naman po, nakaganyan po. Okay. And then sa left naman po, wala po siyang leg. And then dito po, parang web po yung foot niya. So, dikit-dikit po. Mm-hmm. Yun, si Darius, tinatry niya pong ma-proceed sa buhay kahit ganun yung kakulangan sa kanya. Pinapakita niya sa tao na hindi hadlang yung kung ano yung meron siya para hindi siya magpatuloy sa buhay. Mm-hmm. Gaano kahirap mag-portray ng role na ganito? Doble ba yung hirap? Opo, doble pong hirap. Una-una po kasi sa prosthetics po. Mm-hmm. So, pagdating po namin doon, hindi na po hinuhubad yung prosthetics. So kahit, naranasan ko po maging Darius ng isang buong araw. Kasi po, kahit kumakain ng CR, naka-prosthetics pa rin po ako. Mm-hmm. Gaano kahirap? Rate 1 to 10 po siguro mga 8. Kasi po, unang-una po, ang hirap po nung role ni Darius po eh. Bukod po sa physical niya, sa emotionally po. Tinatry niya po maging strong po eh. Kasi meron po siyang bunso na kapatid. Tinatry niya po maging parang ahead dun sa kapatid niya. Kahit mas kompleto yung kapatid niya kaysa sa kanya. Totoo. Parang sa mga ganyan dun natin, marirealize na wala tayong karapatan na magreklamo, diba? Kasi yung mga kumpleto nga, ay yung mga hindi nga kumpleto, ay nagsusumikap sa buhay. Correct. What more tayong mga at kumpleto? At makikita nila yon sa storya, mm-hmm. kung mga ginawa ni Luis as Darius, mm-hmm. marami siyang struggles in life, pero itinuloy niya. And kayo naman po dito, Miss Nikki, ay gumaganap bilang? Bilang kanyang kapatid, mm-hmm. ako ang panganay sa 8 magkakapatid. At marami akong galit sa mundo. So you see the contrast no ng attitude namin sa buhay. Parang ikaw yung negative. Oo, oh, kasi pero may pinanggagalingan ako dahil nung bata ako, pinamigay ako ng mga magulang ko. So makikita nila dito yung how Darius inspired all of us, especially ako at saka yung iba pa namin mga kapatid. Paano mo pinaghandaan, Luis, yung role? Kasi po si Darius Boy nasa rated K po siya. Mm-hmm. So,
pinanood ko po yung video niya doon at kung paano siya kung paano niya kinakaya yung ganung kapansanan habang nag-aaral siya, nagtatrabaho siya. And then nag-send po sila. Ang unang pinakamahirap po kung paano po siya maglakad. Gumalaw and all. Oo. Kung titignan niyo po sa rated tape po, ang galing niya na po gumamit ng saklay. And then ako po, hindi pa po masyado sanay. So yung mga first sequence ko po doon, hirap na hirap pa po talaga ako. Yung po yung una kong minaster. Kasi kailangan magmuka po sa camera na sanay po. Matagal mo nang ginagamit. Matagal ko na po ginagamit. So wala ka, na-meet mo si... Sadly po, hindi po. Kasi taga-ilo-ilo po si Darius. And wala po mo chance para mag-meet po kami sa kanila. Gano'n naman po kalapit or kalayo sa inyo yung role na ginapanan mo? Ako sobrang lapit. Because as everyone knows, may anak ako na PWD. Inborn din yung situation niya. Kaya nung first taping day, nung nakita ko yung prosthetics niya, sabi ko sa kanya, alam mo, ganyan din yung kamay ng anak ko. Mas pinakita ko sa kanya today. So I can actually relate, no? Dun sa character niya, how hard it is. I mean, yung sa anak ko nga, kung tutusin, walang-wala yan sa kung ano yung sitwasyon ni Darius. Kasi yung anak ko, left hand lang yun. But all the rest of her limbs are complete. In sa aspetong emotional, siguro bilang magulang, no, na may anak na ganun, naiintindihan po yung pinagdadaanan niya, no, yung hirap na pinagdaanan niya, hindi lang physical wise kundi pati mentally and emotionally, kasi visible eh. Kita yung kakulangan nila eh, no? Sa anak ko, from the time na pumapasok siya sa eskwelahan, syempre, may mga taong but then again, di ba yung ito na ng mga kapamilya natin this coming Saturday. So sana mapanood nila. Yes. How's it working naman with the other cast? Kasi balita namin, puro mga award winning. May acting showdown bang na gano'n? Di naman! Parang, hindi, alam mo, sa totoo lang, masarap pagka nalaman mong nakatrabaho mo na, no? Like, ako, personally, dahil si Mon, kasama ko sa Soldier's Heart, si Joem is a friend. Si Luis, we're trying to recall kung nagkasama na kami, but I think I worked with him nung maliit pa siya. Baka yung mga young ganito, young ganyan. Oh, young ganito, young ganyan. Mm-hmm. Oo. So, pagka masaya yung set kasi, kahit first time ninyong magkasama, parang walang struggle, no, to be in the scene. With all of them. And yun lang yung one scene na tayo lahat magkakasama, no, na cast. And, well, po, walang parang naramdaman na hindi okay. Oo. Ang maganda lang po kasi lahat po na binibigay po yung lahat. So, kailangan mo na ibigay lahat. Siyempre, nakahiya naman, di ba? Binigay nila lahat. Kailangan mo ibigay lahat. Binibigay naman din kami ng time to prepare. So, Masarap sa feeling and to be able to work with new upcoming actors, mm-hmm, you know, sa set. May what was the most challenging part sa iyo? Dito parang wala, no. Hindi naman. Ano lang, meron lang kaming konting ano, may konti lang kami injury. Sa set. Yung kami ni Joem kasi intense ba? Nadala? Oo, intense kasi yung eksena. So, may nangyari na basta nagkasugat siya and all. I don't know kung maipapakita nila. Depende sa pag-edit nila, no, sa episode. But, nagkasugat, nagdugo. But,
these situations kasi hindi mo maiiwasan pagka intense yung eksena and you are into your character. Tsaka knowing kaya, Direk Noel. Oo, diba? Oo, si Direk Noel kasi. At ito lang, kapapunta na ako dyan. Ang turo sa akin, nung nagsisimula ako, never ever cut the scene. Unless sinabi ng director, cut. Ibahin natin or baguhin natin. Hindi siya nagka-cut. Sabi ko, sabi namin, nung nag-cut finally, nagtatawanan kami kasi sabi naman na Joe, hindi nag-cut eh, dituloy natin. Pero Diyos ko talaga, nashock talaga ako sa itsura ni Joe M. Nasabi ko, oh my God. Parang nahiya ako in a way kasi syempre bilang co-actors, kailangan alagaan niyo yung isa't isa. Pero sabi ko, hindi ba tatayin niya? Hindi naman, susugit lang naman siya. But again, these are situations na una-una, ang sarap kasi makatotohanan. I mean, in a scene, hindi naman din talaga in a struggle scene, no? Yung lahat kayo heightened yung emotions inyo. Hindi nyo mo naman talaga mapipigil. Mm-hmm. Tsaka so, hindi maiwasan yun. So far yon, and I'm glad hindi kinatide. Kasi natural siya. Ikaw, Luis, ano yung hardest part sa'yo? Siguro po yung first scene nga po, yung nagsasaklay po ako. As in, hindi ko po makuha yung... First pa talaga. Yung scene. Opo, first scene po talaga. Yung yun na unang kinunan sa'yo. Opo, yun po yung unang kinunan sa akin. Yun po yung nagsasaklay ako. And ang hirap po talagang parang i-apply sa sarili kung paano talaga siya maglalakad ng ganon. And ilang beses ko po siyang pinractice. Kasi medyo masakit po siya sa tuhod eh. Taray ko po iikot talaga kahit masakit na. Kasi parang maramdaman ko po kung ano yung nararamdaman ni Darius nung una niyang sinuot yun. Hanggang yun po, nasanay na lang ako sa paglalakad. Yun po yung pinakamahirap. Mm-hmm. Ano yung gusto niyong matutunan ng audience after watching? Sa akin po, yung be grateful in life. Kasi yung problema natin, compare mo kay Darius, parang mas magaan yun sa atin, parang wala lang yun sa atin. Yun po. And yun, huwag mag-give up sa buhay. Mm-hmm. Kasi lahat may solution, lahat kakayanin natin. Si Darius nga, kinaya, tayo pa kaya. In short, laban lang. Laban lang. And ako, to live each day, one step at a time, hindi mo naman kailangan ma-stress sa sitwasyon mo. And ako kasi, based nga on personal experience, whenever tinatanong ako ng anak ko na, ay, sinasabi ng anak ko na, pagod na siya, bakit tinatanong ng mga tao, ganun yung itsura niya. Sabi ko, di pa ulit-ulit mo lang din sagutin, di ba? Hindi mo dapat hindi ka dapat maapektuhan in a negative way. And I keep telling her that it doesn't define your whole personality. It doesn't make you less a person kung kulang ka man physical. Kasi nasa sa attitude mo yon, what you do in life, what you show other people, how you treat other people, yun ang laging tatandaan sa'yo. Yung kung ano yung nagawa mo para sa kanila. And how you affect them, how you inspire them. So, hopefully, pagkatapos manood ng mga tao ng episode namin, yung nang mabahagi sa kanilang message. Tsaka huwag tayong may stress sa mga bagay na hindi na natin mababago. Oo, di ba sabi nga nila, kung wala kang magagawa, kung wala kang control, hindi yan problema. Di ba? So, let go. Marunong kang tumingin sa mga bagay-bagay na, di ba? Always look at the brighter side. You know, sometimes it's easily said than done. Mm-hmm. But, ang daming sitwasyon na mas malaki pa, no? Marami pang taong mas malaki ang problema sa atin. Of course, we just don't see it, we just don't see them, pero for sure, lahat tayo may pinagdadaanan sa buhay. But we just should be grateful that every day you wake up, you know, you have food to eat, you have a roof above your head, diba? And you have family. At yun ang importante. Oo, yun ang importante sa
Ikaw, Luis, ano pa bang, may mabibigay ka pa bang advice sa mga taong katulad ni Darius? Sa mga, yun niya po. Mga kapatid nating PWD. Sa mga kapatid po ating PWDs, yun niya po, yung huwag niyong isipin kung anong wala kayo. Isipin niyo kung anong meron kayo ngayon. Maging grateful kayo and accept na lang kung anong meron kayo and yun. Acceptance. Tsaka magpasalamat. Magpasalamat. Ayan. Kaya naman invite na natin silang lahat na panoorin at supportahan ang inyong episode this Saturday. Iniimbitahan ko po kayo manood ng MMK this Saturday na po, 8:30 PM after po ng The Voice. The Voice Team. The Voice Team. Oo, kasama po namin dyan. Andyan si Joe M. Bascon, Mon Confiado, at maraming pa pong iba. This is directed by, of course, Noel Crisostomo Naval. Huwag niyo pong kakalimutan suportahan ang hashtag MMK Hakbang Dekawaya. Yes, gamitin po ang hashtag at itag kami sa Twitter at MMK Official para nababasa natin ang inyong mga feedback. Yes. Habang nanonood tayo sa Sabado. Okay, palakpakan naman natin. Yes. And Louis, okay, dumako na tayo sa ating second part ng ating kapamilyat siya. So, ito naman ay pa yes or no lang dito. Okay. So, may mga sitwasyon ba yung ibibigay, sasagot lang kayo ng yes or no at pwede niyong i-defend ang inyong sagot. Okay. Naranasan niyo na bang mag-ulit o hindi magpalit ng underwear? Yes. Ano nangyari? Tapos gano'n katagal? Mga overnight, gano'n. Overnight lang. Ako gano'n din. Oo, parang basta meron kaming ginawang show nun na wala kang choice kundi gano'n lang gawin. Kami po, papunta kami Egypt na stop kami sa Bahrain. So, yung luggage namin, wala kaming ibang gamit. No choice kami kundi suotin ko ano yung suot namin noong araw na yun. Sa Edward na to, di ba? Edward, ito yung pumunta kayo ng Egypt. Okay. Naranasan niyo na bang magka-crush o ma-in-love sa naka-partner on screen? Malamang si Luis wala pa, hindi pa naman siya. Hindi ka pa ba lumalove team-love team, team na yun? Nagka-crush or nag-tubs? Na-in-love. Sa naka-on-screen partner. Crush lang. Nagka-crush. Huwag na natin sabihin ko siya. Kasi syempre diba minsan, lalo na pag 6 months na kayo magkasama, tapos siya pa yung ka-eksena mo. Hindi mo maiwasan yun. Hindi mo talaga maiwasan. Okay. Ganun talaga. Dapat siya din, 16 na siya. Oo nga, for sure. Mga, o sino na lang daw yung showbiz crush mo, Luis? Showbiz crush? Oo. Na local ha, celebrity crush. Andre. Hindi po. Malalaman na niya ako sinabi mo. Secret po. Secret? Okay. Secret pa rin. Pagbalik mo na lang. Okay, naranasan niyo na bang maiyak sa sarili niyong pelikula or teleserye habang pinapanood? Always. Ah, talaga? So, mababaw luha mo talaga as a person? Kahit ando ka nung kinunan niyo, naiyak, naiyak pa rin. Mas nga naiyak ako pag buo na napanood. Kasi oo nga. Usually, I don't look at the previews. I don't watch myself. Naiilang talaga ako. Mm-hmm. Pero, mas na-appreciate ko siya as a whole na. Pagka premiere. Yeah. Ako but no. Kasi, pag sa film po, hindi ko po gusto panoorin yung sarili ko. Ewan ko po kung bakit. Kahit po sa preview po, medyo nahihirapan po kung panoorin yung acting ko. Kasi, parang, feeling mo you don't give enough. Pero, let's see na lang after nung, ano, after po nung, kinalabas yung film. Kanya-kanyang ano talaga yan, kanya-kanyang preference. Minsan yung iba gusto nila napapanood, tapos kung may ibibigay pa sila. Tapos yung iba, nakikringe talaga. Well, minsan, ganon. Yung, pag gusto mo pag-aralan yung sarili mo, okay lang. Pero yung para panoorin, para appreciate yung sarili mo. Diba, nakaka-nervous eh. Totoo. Okay, next. Nakaka-more than 10 takes sa taping. More than 2 lang. Ano usually yung dahilan? Natatawa? Nabubulol? Oo, minsan nababakil ka. Bulol po kasi talaga. Or, yung po, ano po. Pero most of the time, ako, pagka sa mga more than 2-3 takes, either
may gusto pang ibigay, no, may gusto pa yung director, or siguro technical problem, ganun. Adjustment. Oo, yan. Okay. Next, naranasan mo na bang mag-commute? Yes. Like, paano, gano'ng ka-public transport ang... Nung nagsisimula ako sa showbiz, I take the jeep. I take the bus. Wala naman akong kotse. So, ano yun? Basta yung liner na yun, alam ni ko na. Parang alam ko na yung biyahe ko. So, bababa ako dyan sa EDSA, magta-taxi ako, papunta dito ng ABS. For a while. Wala pang ano nun, MRT? Wala pang MRT nun. So, alam niyo na kung kailan. Wala pang MRT, ano lang. Yun, bus, jeep, and cab. Tapos, nagkataon, parang may nasakyan kaming cab na malapit lang sa house namin. Siya yung owner ng cab. So, for a while, parang naging service ko siya. Kontrata na. Oo. No. At least. Oh, ikaw na ba? Anong kwentong commute mo, Luis? Nung nagsisimula pa lang po ako, nag-start po sa house ng mga commercials. Okay. So, galing po kaming Cavite. Yung mga ilang taong ka nun? Mga 6 or 7 po ako. No, from Cavite po, kinukommute po namin to Makati and to QC po. Kasi dito po talaga yung mga casting area. Mm-hmm. Mostly po Makati. So, naalala ko po pag umuwi kami, since bata pa ako, kinakarga pa ako ng daddy ko, natulog ako mula Makati to Cavite po. Kasi napagod ka ka-casting. Opo, ganun po. Pero tingnan mo naman ngayon, best actor. Yes! Diba? Sana more projects to come. Diba? Next! Tumaya sa Lotto. Yes. Ah, talaga. Yung ano, PCSO. Pero, ano lang. Pa 170 million na ulit ngayon yung ano. Oo nga daw. Diba? Pero paminsan-minsan lang, parang wala naman. Di ako yung... May inaalagaan yung numero. Wala. Pero pagka tumaya ako, may numero. Meron ka talagang... Hindi ako mga lucky. Ilang numbers na yun? 6 ba? 6. Ikaw ba? Oh, ah, siguro po sinasabi kay mama, teka pa kaya. Nakuha ko yun sa tatay ko. Ah. Diba? Wala namang mawawala. Oo. Okay, ginugel ang sarili. Yes. Ano yung babahas? Kasi po pag magka-casting po kasi, magtatanong sila kung ano yung experience nyo po sa ano. So sa Wikipedia, titignan mo doon kung ano na ba yung mga nagagawa. Nako, mali nga yung info ng Wikipedia ko, ha? Yun na lang po yung sinusunod ko. Kailangan ayusin ko. Yun ang problema doon kasi anyone can edit it kasi, diba? Kaya hindi talaga... Oo, ano ba? Hindi ko alam yun actually. Not... Kaya hindi siya ganun ka-reliable. Pero may mga, siguro mga 90%, totoo naman talaga. Of course, yes. Nakalagay. Okay. And mga pictures, ano yung mga lumalabas? Pag tinay po Luis sa buhay. Ako po, yung mga bata pa po ako. Kasi, yung appearance ko po ngayon, hindi ko po masyadong makita po sa Google. Yung mga ano po siguro, 8 to 13 years old po ako. Ako si... Mga dati talaga. Oo, tsaka depend, ngayon kasi, kung may hashtag, syempre, mas madali na nilang i-upload. Okay, next, mag-take out ng food sa party. Always! Ano paborito yung tinitake? Lumpia, mga gano'n. Hindi, spaghetti. Spaghetti. Eh, di ba nasisira daw yun pag pinastic at that? Depende naman. Pero yun, at saka cake. Mm-hmm. Okay. Hindi talaga mag-take out ng cake. Ikaw, Luis. Ako po, hindi po ako nag... Nagbibinata kasi si Luis eh, so mahihain siyang mag-ganon. Hindi po, hindi po. May dala pa uwi, diba? Siguro, kumak. Lagi ko sinasabi, uwi, ano ha, lalo na kung gusto-gusto ko yung... food. Siguro po ka napapangalam. Tsaka depende kasi sa pinuntahan mo ding party. Kung close mo naman, or kamag-anak. Diba? Minsan nga yung mga centerpiece, kung halaman, ayon sa mga table. Hindi pinapaalam ko. Like, sabi ko, pwede bang iuwi? Minsan kasi ang gaganda ng bulaklak. Ang bulaklak, eh, itatapon lang naman yan. Totoo. Take out muna. Ilalagay ko sa altar. Kasi malalanta din naman yun, di ba? Okay, may dadagdag ka? Ay, ano po, yung cupcake sa kasal, pati birthday. Ah, okay. Oh, for nothing. Ito, take out naman pala siya. Okay, magwalwa. Ay, hindi. Magwalwal? Oh, wag na muna yan. Mag-uwi ng gamit sa hotel. From hotel. Oh, naman. Like? Huwag tayong mahiya dyan. Pati tiyo. Wala kayong pinipiling hotel kahit mumurahin, mamahaling hotel. Kasi, minsan, pag let's say mga...
nag-out of town ka, pagka, let's say, or magka-camping, may mga ganung biyahe ka, at least meron ka nun ng mga maliliit na shampoo. Or katulad nun, stranded kayo sa Dubai. Oo, oh, ganun. Diba? Meron kang madudukot na... Ako, ang favorite ko, yung mga hairnet. Ah, oo. Yung hair caps. Oo. Kasi, minsan, pagkain mo ba sa yung hair mo, yun, lagi kong kinukuha yung mga... Tsaka yung mga emergency toothbrush, oh, but may toothpaste na. Pag gusto, gusto ko yung scent ng shampoo nila, ng shower gel, na, ay, iuwi ko talaga yan. Tapos sasadyain kong... Tanggalin na doon para pagpinalitan. Oo, may wow. Okay. Oo, okay. Oh, kasi bayad mo yun eh. Sayang oh naman. Okay. Okay. So yun na, yun na pala. Yes! Okay, thank you so much. Lagi na booking sa amin ha. Tapos nakilala natin si Miss Nikki at si Luis. Ngayon dumako na tayo sa ating second game. Last na to. Ito naman ay ang maalaala mo kaya. So, may papalabas lang tayo mga pictures. Okay. Paano ko makikita? Ayan. Tapos, kailangan nyo lang sabihin kung naaalala nyo. Okay. So, okay. Si Miss Nikki daw muna lahat, lima. O, alternate ba natin? Hindi kaya. Alternate. Ay, ano na lang. Okay. So, si Nikki Valdez daw muna lahat. First photo. Oh my God! Asa ka po dyan? Ayun, nasa baba. Star Circle Batch 4. Ayan, oo. Ilang mga ilang taong ka niyan? 18. Okay, alam mo, hindi ka masyadong nagbago. Ha? Yan yung pictorial namin para sa launching. Tingnan mo yung buhok mo, tsaka yung mga yun. Pareho, pareho. Parang walang pinagbago. Parang oh, last week lang. Ako dyan. Yan, Batch 4. Yan ang aming, yan ang members. Julia Clarete, Ana La Rosea, Miggy Tanchanco, Steven Alonzo, si Dimples, ayun si Dimples. Si Dimples was 12 years old there. Si Sarge Ruiz, Jericho Rosales, Carol Banawa, Vanessa Del Bianco, Christina Hermosa, Paula Paralejo, Gerard Pizarra, si Waki, I forgot yung apelido niya, at si Dominic Ochoa. Naalala mo po saan kinuna niya? Dito ba sa ITS? Sino nga ba yung photographer namin dyan? Dito lang yan, sa may QC. Pero siya yung lagi photographer na ko, nakalimutan ko na. Pero lagi na... Sa pang ano yan, pang magazine ba? Or parang... Parang ano namin, ilalagay ata sa... ipipamamigay sa press. Ah, okay. Oh. Publicity photos. So yan yung mga requirements ay all white. Oo. So kayo magdadala ng damit niyo? Oo, kami magdadala. Oh my! Tapos ano pa yan dati? Yung film photography pa siguro. Oo. Diba? Oo. Film. Fairness talaga. Okay, next. Hi! Ano yan? Proposal. Wedding proposal ng husband ko ngayon. That's along Calicre Solo. Sa Iloco? Ay, oo. Calicre Solo. Yes, kasi yung family ng husband ko, tagad yung mom side, is from Bigan. So, yung gabi niyan, nakakatawa, hindi ko alam. Naging every year kasi, when simula nag-spend kami ng Christmas sa kanila. That was Christmas Day. Christmas Eve, no? Pag-strike all white ulit kayo. Oo, pag-strike ng 12 midnight. Oo. Ang kaugalian nila is magpipicture sila. Maglalakad kasi yung house nilang ng family ng husband ko. Walking distance lang. Walking distance lang. To Calicre Solo. So, pagdating ng 12 midnight, pupunta kami, naka-ano kami, naka magpipictorial kami. So, nung gabing yan, ang position namin, parang nandun sila sa likod ko lahat. Tapos nasa gitna ako. Sabi ko, bakit ako nasa gitna? Parang, ano, nakakahiya naman. So, magpipicture na kami ganyan. So, sabi ng husband ko, lumingon ka. Sabi ko, ano? Bakit? Ganyan. So, paglingon ko, yan na. Meron daw yung, will you marry me? But may yes daw? Lumabas na lang yan nung nag-yes na ako. Siyempre, hindi siya sure. Hindi siya sure daw eh. Sabi ko, bakit daw? Hindi daw siya sure kung mag-yes ako. So yeah, Christmas, December 25, 2017. Ang sweet kasi buong family, buong mga. Yes, and then, diba? Oh, may, and then sa gitna, yung kuya ko, yung may hawak ng baby na naka-pink. That's my brother with his family. That's my sister sa tabi ng letter Y. Puso namin yan. So, Pasko family pala ko nag-propose. And family Okay. Next.
Ano yan? Preparation, I think that was 2010. Preparation namin for Star Magic Ball. Nasa isang room kami. Oo, si Kay, si Des, tsaka si Jody. Wow, ganda ng mga kilay namin ah. Nipis. Walang make-up. Pero ngayon, hindi na nangyayari to na mag... Oo, simulan ng mga nagka-jowa, ganyan. May mga time na to. Kanya-kanyang check-in na kayo. Oo, kanya-kanyang check-in na kayo. Okay, next. Ayan, oh, ayan okay. Na. Yan na yung kinalabasan. Ah, okay. Ayan nga ba yun din? O baka ibang year ibang pa year yan. Ibang year na to. I think 2011 or 2012, if I'm not mistaken. Yan. Next. Ngayon, hanggang ngayon ba? Okay, sige. Si Julina. Happy Foundation Day yan. Oo. Oh, oh. Ano yan? ASAP. Para sa ASAP. If not 1999, 2000. Meron kaming prod number. Oo, na yung mga butterflies, uso-uso niya. Oo, mga pa-uso niya. Kita mga uso nun, ha? Grabe, uso-uso yan. Ang ganda namin dyan. Yes. Pag ngayon mo ginawa sa sarili mo yan, Diyos ko, Lord. Binash ka. Ilan kaya yung bashers mo? In fairness naman, naalala lahat ni Miss Nikki. Yay! Yung last, diba? Yay! 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 Kasi ang tanda ni Luis, ang dami na niyang memories sa life. Siya yan? Oo, yan po yung pinakauna kong ginapan, 100 Days to Heaven. And then, naalala ko po yun, nabangga po kasi ako dyan. Sa eksena o sa eksena? Sa eksena po, nabangga po ako dyan. So, yan po. Long hair ka dati? Long hair po ako dito, dati. Tawag yan ba yung pinakauna mong teleserye? Ako, yan po. Ang tawag po sa buho ko dati, Apple Cat. May bangs. May bangs. Kung ngayon ang tawag siya, Mimiya. Dati, Apple Cat. Okay. Next. Yeah po, Iba-iba na itsura mo ngayon. Iba na po. Wow. Yeah po, MMK po yan. Sukay ka ng MMK dati po. Ako dati po, puro MMK po. Naalala mo pa kung ano ang kwento niya? Tuwing nag-MMK po ako, lagi po natatapad sa akin si Direk Noel Rosso mo. So, wait po, check po. Hindi ko nakalala kung saan po yan. Kasi like, mga so, tsaka sa dami ng MMK mo. Puro ganyan po yung tsura ko eh. Hindi ko po alala. Okay. Ayan po, ikaw lamang with si Generalilia, Cyril Manabat, and Aliana Angeles. Ano yung tama ko pa? Ano po ko yun eh? Mayamang ka dyan. Opo, oh, mayamang kasi ko, mahirap yeah. Sina ano. Kaya po, may ari po ikaw ang, ano, oh, oh. Hindi, mga bata kayo, di ba? I mean, may, nung tumanda. Ako po si Young Jay Cuenca. Si Jay Cuenca. Tapos po si Message po si Kong Marty. Ah, okay. Ayan. Grabe sa mga kid. Yan naman po, magkasama rin po kami. After po nung, ng Honey Day sa Heaven, yun na po yung next show ko. Ikaw ay pag-ibig. Yan po yung sobrang chill lang po talaga. Parang Christmas. Christmas serie po. Serie, di ba? So nakasama mo si Mutya. Si Mutya to? Apa si Mutya po. Si Mutya, si Sinja. Tsaka po yung Cyril. Oh, dalaga-dalaga na rin si Mutya. Mga OIB. Oh. Mga title roles pala yung kasama mo. Next. Eh po, walang iwanan. 13 years old po ata ako niyan. Yan po yung kasama ko po si Raiko, ayun po ako nasa sa gitna. Dati po, grabe po noon, chubby po kasi talaga ako dati. And yan po ata yung point na parang medyo mintupo ko sa pagbabasketball. Kaya ganyan po ako ka chubby cheeks. Cute. So teleserye din teleserye po yan, every after you. Okay. That. So ayan, in fairness naman. Yeah. Yay! Ayan mga kapamilya, please panoorin po natin ang MMK Hakbang de Kawayan this Saturday. Yes. Let's go, let's invite them. Meron po, i-invite ko po ulit kayo na manood po ng MMK this Saturday na po, 8:30 PM after po ng The Voice Meets. Yes po, huwag niyo po kakalimutan gamitin ang ating hashtag na hashtag MMK Hakbang de Kawayan, directed by Noel Crisostomo Naval. Sana po supportahan nyo kami at maraming na naman kayo matututunan sa aming episode. Ayan. Mga kapamilya, please supportahan po natin isa na namang inspiring story ng isa nating kapamilya na si Darius.
this coming Saturday, 8:30 p.m. after The Voice Teens. Ayan. So, pilot episode po yan ng The Voice Teens. Kaya, huwag nyo nang ilipatan yung mga channels this coming Saturday. And please use the hashtag MMKHakbangDekawayan. Okay, para sa mga hindi umabot sa ating chat, pwede nyo po itong balikan sa mmk.abs-cbn.com/chat. I-like kami sa Facebook dahil i-upload din po namin ang highlights ng CapChat na ito. Hanapin lang facebook.com/abs-cbn network at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Hanapin lang ABS-CBN Entertainment sa YouTube. Maraming salamat sa lahat ng nag-online ngayong hapon. Maraming salamat, Luisa, Nikki. Balik kayo next time. Thank you. And hanggang sa muli, ito po ang Kapamilya Chat. Yay!